guys. Ituturo ko sa inyo ngayon kung paano gumawa ng image inside text. Kumbaga yung text mo may design siya kung ano man yung image na napili mo. So ganito yun. So ito may layer na tayo dito. So mag type na tayo, no? Pinutin natin itong T. Then type mo kung ano man yung ilalagay mong text. So kunwari, sample. So hindi nakita kung lay white yung napili natin. Ganito lang yan. Control A mo para ma-select lahat, then pili ka kahit anong kulay. Ayan, red. So, mas maganda, mas mataba yung mga letters para kitang-kita o ano man yung image na nasa loob na ilalagay mo. So, palagay natin ganyan. Okay na yan. Mga karabold na siya eh. So, ayan. Then, may na-download na akong image. Sample yung sample image natin. Palagay natin ito, ilalagay natin doon, no? So, pinutin nyo itong move tool, then drag mo lang doon sa text mo. So, maliit siya. Then, i-adjust lang natin yung size na tamang-tama sa text. Ganito siya. So, control T, control tango, no? Para magkaroon siya ng selection. Then, hilahin mo lang siya. Hilahin mo lang siya pa ganyan. Depende naman sa inyo kung ayaw nyong ma-deform. Pinutin nyo yung shape habang nilabag nyo. Pero yan, yung sample lang naman to. Okay na yan. So, enter. So, ngayon, pansinin nyo to, no? Nasa ibabaw siya dapat para pumasok dito sa text natin. So, ganito yan, papapasukin natin, no? Pinutin nyo yung Alt, ha? Alt. So, yung tutok nyo dito. Makikita nyo, may lumalabas na arrow and square. Ayan. So, click nyo yan sa gitna. Pag binubas na ganyan, click nyo. Ayan. Ganyan mangyayari dyan. So, medyo adjust natin ng konti. Ganyan. Pagdagan natin ng konti yung design. So, zoom natin. Press mo itong zoom dito. Then, zoom. Click. So, okay na yan. Ngayon, punta ka dito sa text layer. Right click mo, punta sa blending mode. So, ikaw na bahala mag-experimento rito, pero bigyan lang ka ng konting idea. So, itong gagawin ko lang dito, siguro itong bevel and emboss. Yan. So, click mo lang itong bevel and emboss. Check mo yan. So, tingnan mo lang kung depende naman sa'yo kung gagawin kalalim yung depth niya. Then, yung size. So, softened. Okay na yung softened. Hindi na ko na i-adjust. So, ayan. Then, click okay. So, ayan na yun. Then, kung gusto nyo, lagyan nyo na siya ng background pa. Para at least hindi medyo plain white. Nang-ready ako rito. Kumukha lang din ako sa Google. So, drag natin ito. Move tool. Then, drag tool. So, pumasok siya. Ngayon, mapapansin niyo pumasok siya. Hilahin niyo lang yan. Ilagay niyo rito sa ilalim. Yun, di ba? So, hit natin sa screen para makita. Hit mo yung zoom tool. Then, fit screen. So, ngayon, itag mo lang to. Or, i-adjust mo lang tong layer na yung background layer mo. So, move tool. Ayan. Then, kung gusto mong alisin to, itong baba, ito, square, yung square dyan na taas. I-elite kung ganyan, then delete. Then, control D para mawala yung selection. Ngayon, punta ko ulit ng move tool, adjust pa lang siya. Ayan, then control T. Control T, then ilahin mo lang siya. Then, enter. So, adjust mo lang din to. Select mo tong layer na sample. Ayan. So, hindi sumasama yung text layer, yung background layer mo na isa. Balikawin mo, control mo, tapos select mo lang siya. Ayan. Para dalawa silang kasabay. So, arrow down lang.
Yan ang utang. Then, lagyan natin ng konting adjustment pa sa text layer. Yung effects niya, click ko. And double click yun. And, outer glow. Yan, outer glow. So, sa outer glow, lagyan natin dito. Highlight ko siya. Ang konting spread. Depende naman sa inyo, sa panlasa niyo, kung gano'n ang design na gagawin nyo. Okay. So, pwede ko rin lagyan ng drop shadow. Ayan, drop shadow. So, distance. Mga ganyan lang siguro. Okay na yan. Okay na. So, pwede mong isize yan. Pero, oh. Gusto ko pag medyo malabo lang. Ayan. Kung saan yan. Ito pwede mo rin adjust to. Yung angle nya. Kunyari pag dito mapunta yung shadow. Dito. Dito. Pero okay na rin dito. Ayan. So okay. Then may pilog dito. Para medyo alanganin. So adjust lang natin. Yung background mo. Right click, then layer 2 para masalik yung background. So ikaw na bahala kung paano mo yan. Yan, so okay na sa akin yung ganyan. Then para palitin mo lang yan, taka dito sa pinakababang layer para at least malinis natin, no? Then pinutin mo lang yung C, yan, para makrap or eto. Then, adjust mo lang yung ganyan. Depende naman sa'yo kung gano'ng kalaki. Pero, para at least mas okay. Crop mo na lang yung mga hindi kailangan. Then, hit mo, enter. So, may nakita mo, nakaganyan, di ba? Punta ka lang dito sa move tool. Yan. Yan, okay na. So, may text layer ka na. So, ngayon, ayun lang. Maraming salamat sa panonood niyo uli. Papalong na lang din sa page natin para sa more videos. Thank you. Bye-bye.